Araw-araw dagsa mga tao sa outpatient department ng San Lazaro Hospital sa Manila para magpaturok ng anti-rabies vaccine. Karamihan kasi sa kanila ay nakagat ng kanilang mga alagang aso. Nakagat kasi siya nung aso. Pumunta na po talaga ako dito para anti-rabies po. Nakagat ko ng aso ko, alaga ako. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, mula taong 2014 hanggang 2018 ay naglalaro sa mahigit 200 ang bilang ng kaso ng rabies sa tao kada taon. Dito din sa San Lazaro namin nakilala ang mag-inang Cora at Danny. Pero kwento ng binata, hindi aso, kung hindi pusa ang nakahagat sa kanya. Umakyat po kasi ako sa third floor. Tapos pagpasok ko po, sumusunod na po siya sa akin. Yung pusa po, mukha po siyang galit. Tapos bigla niya na lang pong kinagat pa ako. Bilang first aid, agad na hinugasan ni Danny ang sugat na dinulot ng kagat ng pusa. Hinugasan ko naman po yun agad. Pinadugo ko lang po ng pinadugo. Yung po kasi yung mga napapanood ko sa mga precautionary commercial eh. Kahit naturukan na ng anti-rabies, hindi pa rin maalis kay Nanay Cora na mag-alala para sa kanyang anak. Alam kasi niya na ang rabies ay nakamamatay. Nakamatay nga daw kung minsan daw mabaliw. Iakit daw sa utak. Eh kasi mayroon na akong pinsan dati nga, nakagat nga yun ang aso. Nung namatay, rabies daw. Sa susunod na linggo ay kailangan pa rin bumalik nila Danny at Nanay Cora sa San Lazaro Hospital para makumpleto ang shots ng anti-rabies vaccine. Pero ayon sa Department of Health, may shortage sa bakuna laban sa rabies sa buong mundo dahil sa pagsasara ng kumpanyang gumagawa nito. Kaya mas lalong kinabahan si Nanay Cora nang mabalitaan na kulang na ang supply ng anti-rabies vaccine. Gayunpaman, tiniyak ng DOH na mabibigyan ng tamang lunas ang mga taong nakagat ng aso at pusa.